Minabuting dalhin ang aming team ang pamilya ni Nanay Laura sa isang espesyalista upang sila'y masuri. At ho ba itong kondisyon ni Nanay Laura? May tinatawag tayong neurofibromatosis. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang yung skin niya, may kasama kasing nerve component yan yung nagbubukol at tumutubo sa different parts of the body. Visually lang po, alam yun na. Of course, the clinical eye lagi yung kasama dyan. Yes. Presence of neurofibroma. Ibig sabihin neurofibroma, yun yung mga bilog-bilog. Genetic o namamanang sakit ang neurofibromatosis. Hindi agad ito lumalabas sa mga sanggol, pero habang lumalaki, bigla na lang naglalabasan ang mga bukol. Dahil sa ito ay ika nga'y nasa dugo, wala itong gamot. Nanay, kasi meron tayong tinatawag na sporadic type, no? Yung sporadic type, isang membro ng pamilya na hindi natin akalain magkakaroon. Tapos no, doon sa sinasabi na kunyari kayo na nagkameron, ano, pwede na magkaroon yan ng tinatawag natin ng autosomal dominant. Ang maganda nga sa sinasabi ko sa inyo, namomonitor naman natin yan. Kung sakasakali, hindi po nakakahawa talaga yan. Ano? Okay. Patingin ko, hindi po talaga ito nakakahawa. Kahit sa anong hawakan, kahit saan hawakan, hindi po talaga ito nakakahawa. At marami, we can function as normal as yes. We want. Wala namang nararamdamang sakit sa mga bukol si Nanay Laura. Kung tutuusin, maswerte nga raw ito. Sa ibang mga pasyente, kung minsan, mas malala pa ang kanilang inaabot. Ano pa ba yung pwede niyang mga pwedeng maging ano, sakit, no? Yan nga, mga tumors, yung mga tinatawag natin, tapos hormonal problem, hypertension, pwede siyang mag-hypertension kasi marami pa siyang mga sakit na kasama. Epilepsy. Sa anak po, kay Marichu, kay Jason, nakikita ho ba natin, usually ho pag naipasa sa anak, ganito din ho ba ang mangyayari ho sa kanila? O may mga pagkakataon na hanggang dyan na lang, bawas? Pwedeng hanggang dyan na lang at kukunti lang naman. Pwede natin magawa naman ang paraan. Sa tulong ng Social Services Department ng ospital na ito, suportado raw ang pamilya ni Nanay Laura para magabayan at matulungan sila sa kanilang mga pangangailangan. Nilooban ako ng Panginoon Diyos na pagalangin ako. Maraming po salamat. Una sa kanya, pangalawa po kay Doc, at pangatlo po sa inyo na tinulong sa akin. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang daw muling nakasama ni Nanay Laura ang kanyang mga anak at apo. Isa raw itong pangarap na matagal na niyang nais matupad. At ngayong nangyari na, labis-labis daw ang kanyang kasiyahan na sila'y magkakasama. Natutuwa ako na binigyan niyo kami pagkakataon na kasal-sal sila. Masaya po kasi, minsan lang po kasi mangyari to eh. Bihira po kasi yung magsasama-sama kami. Minsan yearly po bago ulit kami magkita-kita. Mahal na mahal pa rin po namin siya kahit na matagal kami hindi magkita, kahit wala kami masyadong communication. Tunay ngang mahirap na malagay sa katayuan ni Nanay Laura. Mabuti na nga lang daw at madasalin siya. At dito raw siya humuhugot ng lakas at tibay ng loob. Ano pong aral ng tunay na buhay ni Nanay Laura? Walang binigay ang Diyos na hindi natin nakayanan. Kailangan kayanin natin. Kaya kinakayanan ko mga pagsubok na binibigay sa akin.